Ilang sementeryo sa Makabebe, Pampanga, lubog pa rin sa baha, dalawang linggo bago ang undas. Yan ang tinutukan live ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Russell? Chris, kabi-kabilaan na ang paghahanda ng mga local government units sa inaasahang dagsa ng mga bibisita sa mga sementeryo habang nalalapit ang undas. Ikinakasa na rin nila ang malawakang paglilinis sa mga sementeryo. Dismayado ang 66 anyos na si Mang Raimundo Alido matapos makita ang puntod ng kanilang namayapang magulang sa Barangay Santa Cruz Public Cemetery sa Makabebe, Pampanga. Akit kami sa taas ng mityo, diyan kami dadaan, pagkatapos titirik ka. Binabaha rin ang mga nicho sa sementeryo sa Barangay San Rafael. Nilulumot na ang ilang bahagi ng sementeryo, nahaluan na rin ang basurang ilan. Ayon sa MDR-RMO, nasa 4-5 barangay pa sa bayan ang binabaha dahil sa high tide. Sa 7 sementeryo sa bayan, 5 rito ang binabaha dahil sa mga naranasang pag-ulan simula noong Hunyo. Pero yung mga public cemeteries natin are they're partially flooded. Ang bodegang ito sa loob ng Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City ang nagsisilbing nicho ng mahigit 1,000 buto na mga yumao. Isinilid sa karton ng mga buto at nilagyan ng pagkakakilanlan. Nakuha ang mga buto sa bahagi ng sementeryo na tinabunan ng lupa para pataasan dahil sa mga pagbaha. Puspusan ang konstruksyon ng mga apartment type na nicho sa sementeryo para mailipat ang mga buto ng mga yumao. Bago ang eleksyon sa October 30, inaasahan na ng Baguio City Police ang dagsa ng mga magsisiuwian sa lungsod. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang pagdating ng mga bisita at turista hanggang sa araw ng undas sa November 1. Hindi kagaya last year na undas lang ho ang ating pinaghahandaan, kundi kasama dito yung BSKA. From October 30, andyan na yung eleksyon, then 31, pwede na mag-start ang visitation sa mga cemetery. Kaya saan po natin no, ang pag-uwi po ng ating mga kababayan na taga Baguio at saka malapit na probinsya. Kaya paalala nila sa mga nais umakyat sa lungsod ng Pino na huwag nang magdala ng sasakyan o kung malapit lang naman ang pupuntahan ay maglakad na lamang. Chris, balik dito sa Dagupan City, may mga natapos na silang mga apartment type na nicho at doon na inilipat yung ilan sa mga buto ng mga yumaong unang na-claim ng kanilang mga kaanak. Pero ang problema ng pamunuan ng Roman Catholic Cemetery, may ilang na-recover silang buto na wala ng pagkakakilanlan dahil hindi na mabasa yung pangalan ng yumao doon sa kanilang mga lapida. Ngayon, sila yung prioridad na mailagak sa ginagawang mass grave. Samantala, nakahanda na rin ang PNP para sa deployment plan sa mga sementeryo. Yan muna ang latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon.